Balita para ngayong ika-5 ng Oktubre, Martes. Tugade, iginiit na walang tinatago kaugnay sa offshore investments. Dumipensa si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade sa ulat kaugnay sa kanyang offshore investments. Naglabas ng pahayag si Tugade matapos iulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na may umanong offshore company si Tugade habang siya'y nanunungkulan sa pamahalaan pero hindi umano niya idineklara sa listahan ng mga negosyo sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth. Nakalista umano si Tugade bilang director ng SolarT Holdings Limited, isang kumpanyang nakabase sa British Virgin Islands habang ang tatlong anak niya ay umanong nakaupo bilang co-directors batay sa tinatawag na Pandora Papers ayon sa PCIJ. Nasa ulat ding may dinisclose na offshore investments si Tugading nagkakahalaga ng 57 million pesos bilang assets kada taon simula 2012 pero wala nang ibang detalyeng nakadeklara kaunay dito bukod sa nakuha umano ito noong 2003. Pero paglilinaw ni Tugade, isang personal financial move ang kanyang offshore investment sa SolarT Holdings bago pa man siya pumasok sa gobyerno. Aniya, inorganisa ang SolarT Holdings noong 2003 para hawakan ng parte ng cash assets ng kanilang pamilya. Iginiit niyang valid at legal ang kanilang offshore investments at nakadisclose aniya ito sa kanyang SALIN sa ilalim ng Personal Properties Intangible, partikular bilang offshore investments mula 2012 hanggang 2020. Wala aniya siyang tinatago at nakahanda rin daw siyang sagutin ang anumang paratang at katanungan. Sinabi niya rin dahil sa administrative oversight, hindi niya namalayang may interview request letter na ipinadala sa kanya ang PCIJ. Ang tinatawag na Pandora Papers ay naglalaman umano ng financial secrets ng ilang world leaders, politiko at iba pang personalidad sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Joanna Ayala para sa Philippine Tunisian Inquirer.